Magandang araw muli, ah. Magandang gabi sa lahat ng mga members ng Kappa Ministry International Incorporated. Lalo na sa mga nanonood sa atin, maraming salamat ho. Thank you sa panalangin sa lahat ho, sa ating mga members. Bilang mensaheng muli ni Kappa Founder Pastor Joel Apolinario sa ating lahat, lalo na sa mga nag-file ng kaso sa korte. Ito yung kanyang mensahe. Sabi niya, muli, nakikiusap ako sa inyo sa mga may galit, mga nag-file ng kaso. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo na sana ay unawain ninyo yung sitwasyon dahil sa totoo lang, hindi niya naman ito hinangad na danasin ninyo at maranasan niya. Imbis na sa gusto niya lamang, nais niya lamang na makatulong, pero ang nangyari, napasama pa siya. Sabi niya ngayon, nabayaran ko na yung kasalanan na hindi ko naman ginusto. Ang sabi din ni Founder, sa isip kahit na sa gawa ay hindi niya hangad na kayo ay mailagay sa ganitong sitwasyon. Sabi niya, sisikapin na lang natin, sabi niya. Sisikapin na lang natin na makabangon at ipanalangin. At ipanalangin niya sa Panginoong Diyos na maibigay yung ating pangangailangan. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo na tama na. Walang ibang makakatulong sa atin kundi tayo lang din. Anong purpose para tayo, isabi niya, magreklamo? Para makuha ba ninyo yung pera ninyo? Pero nangyari ba ito? So, nakuha ba ninyo yung pera? So, wala. So, yun ang sabi niya. Lalo lamang siyang nagsakripisyo sa loob dahil sa pagrereklamo ninyo. Ngayon, sabi niya, gusto ko kayong pakiusapan bilang inyong founder. Ihinto niyo na yung inyong pagrereklamo. Kasi ngayon, sabi niya, yung mga nagrereklamo, masaya ba sila sa kalagayan ko dito ngayon? Hindi gobyerno ang magbabalik sa inyong mga pera. Yun ang sabi niya. Hindi gobyerno ang magbabalik na inyong pera. Ako pa rin. Tayo na mga member. So sabi niya, lahat na mga nawawala sa atin, ibabalik yan sa tamang panahon. 70 times na ibabalik sa atin. Pero ngayon, dahil ako ay nakakulong, hindi ako makakagawa ng paraan para maibalik yung mga pera ninyo. So napilay na ako. Nadapa na ako. Ano pa ba ang gusto ninyong mangyari? Yun ang sabi ni Founder. Pinagdusahan ko na dito sa loob ang mga paratang ninyo again sa akin, sabi niya. Wala talaga kayong mapapala kapag patuloy kayong magrereklamo, ang sabi niya. Sabi niya, wala akong galit sa inyo na mga nagreklamo dahil, sabi niya, hindi ninyo alam ang inyong ginagawa. Hirap man ako. Hirap na talaga ako, sabi niya. So, lalo lamang tayong matatagalan sa pag-resolve ng ating mga problema. Sabi niya, sa mga nakapag-file naman ng kaso, pakiusap bilang inyong mahal na founder, sabi niya. Maawa kayo, mag-file na kayo na resistance at magtulungan na lang tayo. Magkaisa tayo. Sinasabi ko na sa inyo, hindi ko kayo tinatalikuran. So yun ang sabi niya. Patuloy akong gumagawa ng paraan para maibalik yung mga pera ninyo. So marami mga paghihirap na dinaranas ninyo, na dinaranas ko. Pero hindi ito magiging hadlang para makamit natin yung tagumpay, sabi niya. Tandaan ninyo, sabi ni Founder, hindi ako galit sa inyo, yun ang sabi niya.
Patuloy akong nananalangin sa ating Panginoon Diyos na maliwanagan kayo at ibigay sa inyo ng Panginoon Diyos ang inyong mga pangangailangan. Tulungan ninyo ako na makalabas dito sa loob para makagawa ako ng paraan. At masimulan na natin ang nais natin na mangyari na siyang kalooban ng Diyos, mga mahal kong members. Nagtiwala kayo sa akin noon. Please lang, sabi ni Founder. Ibalik ninyo ang tiwala ninyo muli sa akin. Sa pamamagitan ng Panginoong Diyos, sila lang ang makakagawa nito. Siya lang ang makakagawa nito, sabi niya. Tayo ang nasa panig ng Diyos, sabi niya. Kung susuway kayo at kayo rin ay papanig sa hindi side ng Panginoon, sabi niya, ibig sabihin, tinulungan niyo lamang na magiging masaya ang sugo ng Satanas, sabi niya. Habang ako ay naghihirap, sabi niya, ano magagawa kong paraan para maibalik ko ang pera? Pero kapag ako ay makalabas, sabi niya, makakagawa ako ng paraan at malaki ang tsansa talaga, sabi niya, na maibalik sa inyo ang inyong mga pera at muli tayong mamuhay muli ng masagana at masaya, sabi niya, at may paglilingkod sa Panginoong Diyos. Unawain niyo sana ang sitwasyon ko, sabi niya. Sabi niya, kung may kasalanan ako, patawarin ninyo ako. Pero ang sa akin lang, pinagdusahan ko na ang kasalanan na kailanman ay hindi ko nagawa. Yun ang sabi niya. Dahil hindi yan ang hangarin ko, sabi niya. Alam niyo yan sa simula-simula pa lang ng ating ministry. Ipakita natin, sabi niya, sa Diyos na tayo ay patuloy tayong nananampalataya. At nais ko rin i-share, sabi niya, sa ang panahon. I-share ang panahon ni Sadrach, Isaac, sabi niya, noong mga panahon na si Sadrach at kasama niya, sabi niya, ay tumutunog yung kampana upang magsamba sa ribulto ng hari, sabi niya, ay hindi sila sumamba, hindi sila naniwala. Naninindigan sila na hindi sila magsasamba sa ribulto, yun sabi niya. Dalawang hari, sabi niya, dahil isa lang ang kanilang pinagkakatiwalaan. Isa lang ang kanilang pinanalampalatayahan, kundi ang Diyos, sabi niya. Ngayon, kung maraming naninira, sabi niya sa atin, ang mga member ng Kappa ay nagsasamba sa pera, hindi totoo yan, sabi niya. Hindi totoo yan na ang mga member ng Kappa, tulad ng sinasabi nila, ay nagsasamba sa pera. Ngayon, patunayan ninyo, sabi niya, noong panahon na kinulong yung magkaibigan, sabi niya, sa loob ng apoy, noong nilagay sila sa apoy, sabi niya, ay hindi sila nasunog dahil sa kanilang paninindigan. Dahil na makita ng hari na mayroong isa pang nandoon na isa at walang iba kundi si Jesus, katulad sa nangyari sa atin ngayon sa Kappa, ginigisa tayo sa paninira, panyuyura, paninira ng kanyang pagkatao. Pero sabi niya, huwag niyo akong alalahanin dahil kasama natin ang Diyos, sabi niya. Patutunayan natin na ang ating pananampalataya sa Kappa, lalo na sa Kappa Ministry International Incorporated, ay hindi sumasamba sa kahit anumang karamihan, kundi isa lang ang ating sinasamba, ang tanging Panginoong Diyos, sabi niya. Hindi natin sinasamba ang pera. Maling paniniwala po yun, sabi ni Founder. Tayo ay ginagawa lamang na matustusan ang ating pangangailangan sa tulong ng Diyos na ating may likha, sabi niya. Ngayon, sabi pa ni Founder, kung talagang naniniwala kayo sa Kappa Ministry International Incorporated, patunayan ninyo
sabi niya. Patunayan ninyo na hindi kayo sumasamba sa pera. Maraming salamat, sabi niya. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoong Diyos. Sana muli kung sa muli, sabi niya, sasabihin ko sa inyo bilang founder. Magkaisa tayo. Walang ibang makakatulong sa atin kundi tayo lang na nasa ministry. Maraming salamat. At palagi kong sasabihin na if God is with us, who can be against us? God bless us all.